ulo. Oo, tapos, syempre, pag umaga, mag-thank you ako sa kanya kasi ngalay na talaga yung balik. Sabihin, eh, hindi ko nakalaro na maayos. Doon ako pinatulog sa inyo eh. And of course, syempre, kayo kilala pa kaya as LaSalle yung swag. Kabog. Ikaw din. Yeah, right? Kung mga ganun pens si Ate Jules. True. Black lang. Yun talaga. Peter Blacker ako eh. Sing us a verse from your favorite song. Parang wow. Hindi naman thought there. Wow! Go, give us a sample. Hey guys, welcome to The Bounce. My name is Kiki Sharma and I am your host for today. Let's welcome two torchbearers from some of the most fiery UAAP squads as they talk about their friendship, their best moments on and off the court, and how volleyball brought these two together. Let's welcome Julina De La Cruz and Aya Laura here at The Bounce. Hi guys! Kamusta naman kayo? Oh, ganang katagal na ba kayo hindi nagkita? Or have you guys hung out recently? Video ko lang. Oo, nagbe-video call kasi kami during UAAP, after UAAP. So, knowing you guys are both renowned players in your respective teams, I'm very curious to know about your volleyball journey. How did you start playing volleyball? Since ako kasi, nagbabasketball pa ako sa gilid nun. Since like, di ba, pag may tatay kang basketball player, oh, ano ang unang ituturo? So, basketball lang ako sa gilid sa USC habang nag-training yung ate ko. And then, parang sabi lang ni Coach Kung Fu na, dinext niya lang yung mommy ko or daddy ko ata yun. Ipatry daw ako mag-volleyball. So, yun. After nun, kinabukasan ka agad, nag-volleyball na. So, it was just like a random thing that super you did? Super random lang. Parang gusto ko kasi talaga mag-basketball. Parang gusto ko makipaglaro talaga. Kahit sa mga lalaki. Dito ka pa nakilala kung saan yung sport na? Hindi ko in-expect. Ganun. How about you, Ate Jules? What was your first encounter with volleyball? Ako naman, I started playing volleyball when I was grade 4, 9 or 10. Mm-hmm. Tapos, ang ayaw ng parents ko na mag-volleyball ako kasi... Yes, I know the story. Di ba? Yeah. Kasi nga, parang ano daw, gandang bata kasi ako dati. Wow. Ayaw nila na mapawisan ako. So, feeling nila magkakanyumonya ako. Ganun. Oo, di ba? Gandang bata. Tapos ano, tinatago ng mama ko yung bag ko, yung mga sapatos, ganyan. Tapos kahit naka-chinelas ako, nag-training ako. My gosh. You mentioned, no, your parents, your ate, they're involved in sports. So how much of an inspiration were they for you to professionally pursue and continue to pursue volleyball now? For me, nakita ko kasi yung ate ko na nagpe-play for pro na sabi ko, ate naloy niya yung isang bagay na nagpasaya sa kanya. Kasi syempre, di ba, hindi natapos ni Ate EJ yung playing years niya. Pero start nung maglaro ulit siya for professional, parang bumalik yung ngiti at saya for me na makita siya. Na alam kong siya yung isa sa mga nag-influence sa akin na mag-volleyball. Pero wala namang pressure sa'yo. Parang siguro at first, mape-pressure. Pero kasi kami, simula high school or simula naman na kahit mag-basketball, nandun na yung pressure lagi sa amin na, ah, kanyari, basketball player ako. Makipaglaro ako sa lalaki. Pero like, hindi ako yung tipong papayag na makaka-point to sa akin or maunahan ako mag-rebound. Alam mo yung ganun, super competitive na talaga kaming pinalaki ng daddy ko. Nakita naman natin. Yeah, experience namin firsthand. So, ayun, kumbaga yung challenges na laging dumadating sa akin with the guidance pa din naman nila. Kasi kunyari, may mga laro na, example, sa laro natin, bakit mo pinalo yun? Eh, tatlo yung blocker mo, ganyan-ganyan. Bakit hindi mo, I mean, may mga ganong advice pa din galing kay ate. Na, parang syempre, for me, alam kong kailangan, sa susunod, oo nga, bakit hindi ko subukan yun? And then, with the guidance of daddy, na syempre, professional na din siya. Syempre, sa unang season, ito isa to sa mga bibigay ko sa yung advice na parang sa unang season mo, hindi naman sa mabubulaga ka. Pero I think malaki yung meron kang support system sa na nakapaligid. Ate Jules, actually, we haven't talked about this. I don't know if you have relatives or someone that's close to you na who inspired you to play volleyball or ikaw yung first sa family niyo na pursued sports professionally. Your dad. Nag-volleyball siya talaga. Pero yun nga, hindi... At first, hindi ako super nasuportahan nga. Kasi nga, parang gastos kasi pag nagkasakit. Ganun. Pero pagdating nung college, nung nakita niya, nung first game ko against Ateneo. Julina De La Cruz, taking care of that. De La Cruz! For LaSalle, boy. And now
now she's watching this match as Jolina De Jolina De La Cruz. Jolina De La Cruz. Because nag-perform naman ako nun, and ayun, naiyak pa ako nung pagkakita ko sa kanila sa pictures. Oh, now you have their full support. I want to know naman about your friendship. Kailan kayo unang nagkita? Nagkakalaban na kasi talaga tayo. Nagkakalaban na tayo ng high school. Pero hindi kami masyado, hindi kami nag-uusap ni Ayan talaga. Kaya rin kami naging friend ni Ayan kasi dami namin talukon. So ayun, basta may dalawang kwarto, di ba? Dalawang kwarto, kwarto ko, at saka kwarto ni Jelena. So since hindi ko pa kayang matulog mag-isa nun, kasi nga since door yung pagitan namin, hindi naman siya like isang malaking kwarto lang. Pupunta ko lagi sa, ano niya, sa room niya. Tapos, yung size kasi nung bed na yun, as in pang single lang. So imaginein mo, paano kami nakakatulog nun? Kasha lang talaga yung parang isang ganito. Tao. Sa tinangkad nyo yan, nagkasha kayo sa single bed? Ganito lang kami matulog. Oo, sa ganyan lang kami matulog, no? Oh my gosh. Kasi nga, takot si Aya. Oo. Tapos, syempre, pag umaga, mag-thank you ako sa kanya kasi nga line na talaga yung balik. Kasi sabihin, eh, pati kayo nakalaro na maayos. Ganun kasi natulog si Aya, eh. And then, yan, nag-start yung ano namin, friendship namin. Oo. Oh. Sa Singapore. So, hearing about how your friendship started, we've really seen how far you've come as the UAAP favorites. But I want to test that. So let's see how well they know each other and their fans in a game called Connect the Comments. For this game, we have a fishbowl full of comments and tweets about both Jelena and Aya, and they have to guess whoever the comment is about. Are you guys ready to play this game? Okay. Oh, Aya, kala mo balon. Blank digging and you hit like it's nothing. Yan ang sweeper. Okay, ready? One, go. Hindi ikaw to. Hindi ka sweeper. Malay mo, in another life. Okay, so let's see who's correct. The correct answer is Jelena. Oh. So, 1 point for Ate Aya. Kampi ako sa alamang. Okay, eto na. Blank that turned kabog. Okay, and one, go. Ako na una. Okay. Okay, they're both correct. Oh, it's Ate Aya. Siyempre, magaling siya mag-turn-turn. Yeah. Alam mo, yung ganun ko talaga, hindi ko yun sinasadya. Okay, sige, bawi ka na. Go, get from the fishbowl. Yellow ako. Baka swerte na ako sa yellow. Wow, oma pala. Ano ba niya pinili ka blue? Baon na baon blank, slay po sa'yo. One, go. Ah, okay, they both guessed. Aya Laure. Well, I regret to inform you guys that you guys are incorrect. Yeah, because it's Ate Jols. Habol ka naman, Mara Ate Jols. Okay. Pili na ba ako? Yes, go. Sa UP tayo. UP side. Sa UP side ako. Uy! Blank, shiny, shimmering, splendid, player of the week, and the only senior so far for this week. Interesting. Okay. Hindi ko alam ah. Okay, they both guessed Jelena De La Cruz and they both guessed correctly. Congratulations! But, sorry, Prito pa din. Ate Aya is still leading, but you have a chance to win this game if you get the next one correct because the next one is worth 3 points. Are you ready? Okay. So the pressure is on you talaga. Parang ano to, 4-3, ganun. Yes. I don't feel any pressure. Pressure to my family. For the win. Okay, go. Question is, cutie ng mga swag ni Blanc, e pang pretty girls lang. And I need your answers in 3, 2, 1, go. Ha! Okay, so for the longest time, nagkaiba sila ng sagot. So they both guessed each other. Ikaw to, pang pretty girls lang. So, did... Okay, you got this one correct, so congratulations, Ate Jelena! You ended up winning! Yes, I told you, Team Diesel for the win!
So despite being in different schools, no, syempre may mga challenges sa friendships nyo kasi nandiyan na yung proximity, hindi kayo magkalapit. Syempre Taft and España is so far from each other. So how did you guys manage to stay close and parang keep in touch with each other? Yung friendship kasi namin ni Aya, sobrang low maintenance. Mm. Like, hindi namin kailangan magkita, pero alam namin na sa uli, magkaibigan pa rin kami. Tsaka yung at the end of the day, yung importante, yung sa aming dalawa. Mm. I mean, yun, di mo naman din talaga maiiwasan eh. Yung mga supporters talaga ng bawat school is intense naman talaga. Kasi syempre school pride. Pero yung sa aming dalawa, yun na yung parang malinaw na, okay, hindi man kami mag-usap ngayon, hindi man kami magkita ngayon, pero nandiyan kami para sa isa't isa, kahit anong mangyari. Ano yung makakonsider niyong bonding moment yung dalawa? Yung nag-start yung friendship namin, ang bonding moment namin, mag-live talaga. Oo, kumanta. Mag-live, kumanta, kahit kala mo talaga, ang galing kumanta. Gagawa na kami ng grupo. Girl band. Both of you are known to be the main source of energy of your team, di ba? Yung mga paswag ni Ate Jos pag nakaka-block, tapos yung ka-Ate A, yung mga no-sit-no-sit niya. Yung mga iconic moments, do you think that that's a big factor as to how you play? How does it contribute to your confidence or your performance in general? I think naman kasi yung mga no-sweep, yung mga swag moments, hindi naman siya intention talaga na ay, gagawin ko to. Kasi malabas ano kami. Pero kasi parang kapag ikaw audience, titignan mo yun, ay, ang yabang naman ito. Pero kapag ikaw na player, nakaka-boost yun. Alam niya yan. Not just for you, no, also for your teammates. For you. Diba? Ay, for me, syempre talaga. I have to parang, do that. Parang, oo nga, Fifi. Yung mga pararar ko. Ay, sorry. Pero ayun. I mean, understandable. Part of the game. At saka nakaka-hype naman talaga yun. Mm-hmm. Ikaw siguro teammate ko parang, hoy, ang saya ni ating girl. Kailangan masaya din ako. Yeah, just kasi enjoy. And of course, syempre, kayo kilala pa kayo as Lasallian Swag. Oh, kabog. Ikaw din. Naalala yeah, ko yun right? Kung mga ganun pa yan si Ate Jules. True. Black lang. Yun talaga. Middle blocker ako. Oh, yeah, kasi just enjoy. Pero diba? Pag nakalaban mo, nakakainis talaga. Pero yung ganun, di ba, meron time dati na sinabi naman sa amin ni coach, kunwari, pag hindi ka inanuan, wag mo nang patulan. Yes. So, no, syempre, marami kayong mga moments sa UAAP. Ano yung pinaka-treasured moment niyo? Syempre, yung crowd. Ako, same. Sobra. Pero factor na din na may crowd ganito, mag-iyay ganito yung support. Ah. Grabe talaga. Yeah. Sobra. So, sabi ko, I mean, namimiss ko maglaro sa UAAP. And sinabi ko pa nga sa kanya, lalo na siguro sa'yo, kasi grabe yung crowd ng UST. Like, UST, let's go! Fight. Every time we go against you guys, I think the time na magka-timeout tayo, sobrang hirap na pakinggan si coach kasi grabe yung sabi niya. Tumataas yung balik. Yeah, diba? Always. Kahit kami. Focus lang doon kayo, wag na daw namin pakinggan yung May time nung last season, na tambak yata tayo by UST, tapos nag-cheer yung crowd, napapaganon din ako. Napapasabay ako sa crowd kasi sobrang, oh my gosh. Yeah. So the UAAP crowd talaga, no, the support they show is unparalleled. And I can see the appreciation you show, that burning love you have towards the UAAP fans. But I want to put that heat to the test. Welcome to Hot Takes. So, mahilig ba kayo sa spicy food? Mahilig. I know Ate Joss loves spicy food. Ako hindi. Medyo mahina ako sa spicy. Okay, so this is gonna be a challenge for you. While you're eating the spicy food, you have to answer a hot take. So I will be asking you guys some controversial spicy questions. So are you guys ready? Yes, ready. Ikaw, ready ka? Ready ako. In front of you guys, there's water and milk. If you succumb to the spiciness and drink, you lose 1 point. Exciting. You got? Noodles. Oh my gosh. Yeah, that's Leia. Pakita mo ang mga. Okay, so for your question, Aya Laure, champion or individual award? Champion. Wow, she answered it so effortlessly. Champion. Congratulations, Aya Laure, you survived answering the hot take. Feeling ko excited si Ate Jules. I'm sure kung ano man makuha mo, you'd be happy to eat it. Dahil dyan, hihirapan ko yung question na tatanungin ko sa kanya. Ano to? Chips! Chips, grabe naman. These are your snacks. To
answer this hot take? Ready na ba? Naapektuhan ka ba sa spiciness? Ay, no. What's the worst part of being an athlete? For me, being bashed. First of all, mahirap yung pinagdadaanan namin as an athlete. And yung game na pangit yung magiging performance mo, sobrang, ano lang, worst lang sa feeling na ibabash ka ng mga tao without knowing kung ano yung pinagdadaanan mo sa bawat araw. That's correct. Ways. Parang di ka talaga atin apektuhan sa chips. I think you're ready for your next spicy food. Manghang? Chili. Oh my gosh! Parang namamalasan ka yata today. But wala tayong choice. Choice none. Okay. That's what you got. So, oh my gosh! Good luck. Go. Okay, game. Yan. Mmm, crunchy. Okay, chew. You can do it. Are you ready? This is your question. Will you bigay sa akin yung point ng mabalit? Yes, paghirapan mo yan. So, for your hot take, who do you think is scarier? Coach RDJ or Coach Kung Fu? Coach Kung Fu pala. Okay, she's bad it out. For John. Ate Joss gets the point. I'm so sorry, Ate Aya. Okay, Ate Joss, it's your turn again. Oh my gosh, naanghangan pa rin si Ate Aya. Sana naman medyo mahirap yung kay Ate Joss. Oh my gosh. Sige, kahit mga half lang, let's have mercy on Ate Joss. Sige lang, kaya mo na yan. Okay. Kaya? Kaya mo ba, Ate Joss? Oh my gosh, she's gonna finish it. Oh my gosh, parang minumog niya pa yung hot sauce. So, ako hindi ko kaya, wait lang. Nagpapawisan ako, pero hindi siya manghang. For your hot take, Ate Jules, is being undefeated better than an underdog story? For me, gusto ko yung underdog. Kasi, di ba, parang at first, mamaliitin ka nila. Parang mabibigla na lang sila na kaya mo pala. Yes, you get to prove other people wrong, no? And it's so fulfilling. Yeah. Okay, guys, so as much as I'd want to continue this game, Ate Aya, you know the rules. One sip minus 1 point. I think you've taken 10 sips na eh. So I think the clear winner here is Jelena De La Cruz. Okay, this is the true underdog story, no? Nice one, Ate Joss. I'm so proud of you. I'm rooting for you na. So looking at how far you've come, no, through volleyball, also your achievements na you've gotten, when you guys were a kid, nung naglalaro pa lang kayo since high school, na-envision nyo na ba in the future na you will be where you are right now? Ako, I take it day by day lang. Kumbaga, bawat training, simula sa UST or simula sa nag-umpisa ako, yun naman yung laging sinasabi ng coaches ko sa akin na, hindi mo naman makukuha yan ng one time, big time. Makukuha mo lang yan kapag lagi mo siyang inuulit. Kapag kayong mindset mo is mag-improve every training. So, yun siguro. Kasi hindi mo naman dapat, I think, ako, hindi ko kasi talaga inisip na, kailangan ganito ako. Kailangan makukuha ko to. Basta, yung gusto ko lang lagi is makatulong, maging prepared ako. How about you, I always trust the process. Kasi hindi din ako yung parang, kung ano yung maiisip ko, parang feeling ko kaya ko na agad kunin. Kahit sa training, sa mga ginagawa ko, gusto ko parang unti-unti. Kasi if ever man na kasi gawin ko siya na parang biglaan, alam ko parang hindi siya aayon sa kung ano yung gusto ko. Yeah, and siguro na ako overwhelmed din, no? When you set a standard that's super high, kaya it's just best talaga to stay in the present moment and just overcome the obstacles as they go. Do you guys have any message to your fans or like the younger generations who are aspiring to be like Ate Aya and Ate Joss? So, sa lahat ng mga nangangarap maging volleyball player or kung na makatungtong sa kung nasaan kami ngayon, ako, ang magiging advice ko lang lagi sa inyo is tiyagain nyo lang lagi yung sarili nyo. Be patient with yourself. At the end of the day, ang magiging kakampi mo lang lagi is yung sarili mo. So, kailangan mo maging patient sa mga bad days and good days na magagawa mo sa trainings. And also, of course, listen to your coaches and aral muna na mabuti. Yan ang pinaka-importante. Yes. Trust nyo yung process. Hindi nyo kailangan madaling lahat. Keep on dreaming kasi dito naman nag-upisa lahat.
And kami ni Aya, ni Fifi, nangarap lang din kami dati na makapaglaro sa UAAP. I know for sure na kaya nyo rin maabot yun. Dahil walang imposible. Tiyaga lang lagi. Yes. At sipag. Thank you guys so much. No, I learned so much from you. I really admire your friendship. Now I know why you guys are super successful and why you guys are where you are right now. But before I let you guys go, are you ready to play the lightning round? So you guys have to ask each other questions. And in this game, bawal magsinungaling. Because if you lie, you'll get shocked by this contraption. Since Ate Jolina won the previous game, you are going to be asking the first question. Okay, so Aya, have you ever thought of us becoming teammates? Yes. Let's see if she told the truth. Yes, though. Kapag yan, girl, kinakabahan. So it's true. She, yeah, totoo naman. Nabanggit niyo naman kanina na you guys thought of being teammates. Okay, so that's a good start for us. So, Jolina. Yes. Were you ever scared to face me in the UAAP? Okay. Yes. Bakit? Okay. Wow, nagtanong. May follow-up question. Grabe yung crowd niyo nun, di ba? Tapos parang pagka every time na papasok ka, so parang pag narinig namin yung crowd, oh, it's all about Aya, ganyan. Parang ganun, gets it. Wow! Okay, so your turn to ask Ate Jols. Okay, Aya, sino ang mas fierce on the court between us? So, ako. Okay. Interesting. Ah! Wala pa pala. Oh my gosh. Wow! Okay, far, they're both safe. Wala po nakaka-experience ng shock. Ako ba ang favorite mong makalaban sa UAAP? Hindi. Ayaw mo makalaban. No. I know daw. So, sino? So, sino nga? Feeling ko, it's a lie. Feeling ko lang ah. Feeling ko like may mads. May time din. Okay. Nakaka-excite ganito ng first. Have you ever faked an excuse to get out of class? No. Ay! No. Mabait na athlete! Wow. That's the first time I've heard that. Feeling pag yan talaga. Ano? Oh my gosh! Hindi talaga. Feeling ko switch kayo na nga. Switch na. Pwede pa switch. Okay, so congratulations, Aya Lowry. You are the winner for our lightning round. However, Ate Jols is still up by 2. So, we have this rule. Kung sino man yung talo sa lahat ng games, you have to pick from this fishbowl and then you have to do whatever the paper says. Oh my gosh! Minanifest nyo yan! Sing us a verse from your favorite song. Pero wow. Hindi naman thought there. Wow! Okay, Aya Lowry, the floor is yours. Okay. Go, give us a sample. Ibu, Husna, Abir, Sa'a, Kingla. Lamu na hahan. Wait, let's go. Upang malu nud na angkung sukong nahihirapan. Oh, diba? Ang Laure version. Thank you so much, Aya Laure, with that very touching song number. We enjoyed your presence here. Thank you so much for joining us for The Bounce. It has been a delight to have you guys. Once again, my name is Fifi Sharma and this has been The Bounce with Jolina De La Cruz and Aya Laure. Guys, tara bounce! Tara bounce! Tara bounce! Ako naman, tara bounce!